Welcome back sa ating channel, PC Basic Tips. Ang basic tutorial na gagawin natin ngayon guys ay follow up lang to guys ng nakaraang kong vlog tungkol sa pagpalit ng kung paano magpalit ng hard disk sa CCTV. Kasi guys, yung nakaraang vlog natin, 'di ba, nagpalit ako ng hard disk. Ang naging problema niya, ayaw niya mag-record. Ayaw mag-record nung ating CCTV doon sa aking hard disk na pinalit. Pero nung chinek ko, pinabasa naman ng CCTV, okay naman yung camera. Ang naging problema niya, ayaw mag-record. May basic na paraan dyan guys. Napaka-basic lang. Kaya, bago ko sabihin to guys, ay simulan na natin kung paano natin mapapagana uli yung ating pag-record ng video sa ating CCTV. Okay guys, simulan na natin. Okay guys, ito yung ating CCTV na in-install. Pag yung ating CCTV ay ayaw mag-record, ito lang gagawin natin guys. Lalo na pag bagong palit yung ating hard disk, pero binabasa naman ng ating CCTV, pero ayaw mag-record. Ito lang ang basic na technique na gagawin natin. Bale, ang model nga pala ng aking CCTV ay ATTN XBR. Okay. Pasok muna tayo sa kanyang system. Okay. Ang ganito lang gagawin natin guys pag ayaw mag-record ng video sa ating CCTV. Ganito lang gagawin natin. Guys, punta tayo sa main menu. Tapos, punta tayo sa storage. Ayan, tapos, click lang natin itong disk. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ito yung akin eh. Ito. Ganito gagawin natin. Pag nagsalpak tayo ng bagong hard disk, itong total capacity, ito yung total capacity. Dito lang tayo po-focus guys sa residual capacity. Kasi guys, pag bago ang ating hard disk, baka ito, makita nyong 0-0, hindi siya magre-record. Itong residual capacity, pag ito 0-0 to, pag yan 0, ang nakalagay 0, may chance na hindi mag-record ang ating video sa ating CCTV. O hindi mag-record yung video sa ating hard disk. Pero, babasahin naman ng ating CCTV yung ating hard disk. Iyon ang nangyari sa akin guys. Iyon ang nangyari na nagpalit ako ng hard disk. Napansin ko 0-0 pero ayaw niya mag-record. Ang kailangan lang natin gawin ay i-reformat yung ating hard disk. I-reformat lang natin guys. Bali, ang gagawin natin, click lang natin tong ito, i-click nyo itong check. Yan, para tapos format lang natin. Ayan, makikita natin yan. Formatting will cause loss of data. Kumbaga buburay niya yung mga dati niya laman. Yun nga, napagtaka brand new yung ating hard disk, pero nung sinalpa ko sa kanya, kaya palang nagtataka ayaw mag-record, kailangan pala natin i-reformat. Okay guys. Pero na-encounter na rin ako, naglagay ako ng bagong hard disk pero hindi nagre-record naman. Itong time lang na to, na-experience ko to, kaya shinare ko agad sa inyo. Para in case na mangyari sa inyo, i-reformat nyo lang yung hard disk. Makapag-record na uli ang ating CCTV. Okay. Ito, kukonfirm nyo lang, tapos okay na. Kasi ito, na-reformat ko na. Na-reformat ko na to, kaya hindi ko na siya ipo-format. Okay guys. Ngayon lang, ulitin lang ulit natin guys. Pupunta lang ulit tayo sa storage. Tapos click natin itong disk. Ito, i-check nyo lang yan para may reformat natin. Okay guys. Ganun lang kadali. Tandaan nyo guys ha. Pag nagpalit tayo ng hard disk,
punta tayo sa dish, checkin nyo to kung nagkakalaman na. Pag kasi zero lang yan guys, may chance na hindi siya mag-record. Hindi pumasok yung video sa ating CCTV, kaya i-reformat lang natin, ilang basic na gagawin natin pag ayaw mag-record ng video sa ating CCTV, sa ating hard disk. Okay guys, sana nakatulong sa inyo ng konti to kahit papano, para sa susunod pag nagpalit kayo ng hard disk at ayaw mag-record, i-reformat nyo lang guys. Ayan, thank you.